good morning guys. Welcome back to my channel, ano? Red Dragon Rider. So nandito tayo ngayon sa ito, 128 gasoline station. Dito to guys sa may ano, si Pukot, no? Kasi kagabi, tumigil ako dito. Ayun, no? Si Pukot Travelers Inn. Tapos meron ding gasolinahan dito, kaya dito ako napatigil. Actually, itong lugar na to, siguro to, mga 2011, mga napatigil na rin ako dito before. Nung ginabi kami ni Kuya Toto, yung unang uwi ko dito sa Bicol, na nakamiyo lang ako, dito kami natulog. Pero hindi pa to ganito noon. Ito, ang ganda na ngayon, no? Ayan, tapos meron pa doon sa taas, oh. Bukan na renovate siya lang. Nung unang pumunta ko rito, 200 lang yung overnight namin dito. Dalawa na kami dun sa kwarto. So ngayon, 700 na. Pero mura pa rin, tutotosin. Kasi kompleto yung amenities niya. Meron siyang aircon, CR, malinis ang CR. Tapos malapad yung pandalawahan yung higaan. Tsaka may TV. Wala nga lang wifi. So, ayan. Sama pa kasi yung panahon kahapon. Kumbaga, hindi na ako tumuloy. Pagdating dito mga alas 7 ng gabi, dito na ako natulog. Kasi malilim na eh. Malilim, tapos maulan. In fact, ngayon hanggang maulan pa rin hanggang ngayon, no? So, ngayon lang ako tutuloy ng biyahe. At least, maliwanag. Kita ko yung mga lubak. Kasi kagabi, hindi ko nakita yung lubak eh. So, bili lang muna ako kape rito. Bago umalis eh, mainitan man lang tayo. Ayun! Pero dito ang pintaan. So, eh! Pabiling kape! Incline po? Oo! Ah, dito na. Sige, magkano po? Ah, yes. Isa lang. Yun. Maulang pa rin pa. Hindi, doon sa ano nga, yung mga NDARC na warning. Red, ano, orange rainfall pa rin. Hanggang albay. Naalala ko, baka sa dadaanan ko may mga baha na. Wala pa naman po, kasi ang ulan ganito lang. Pagka ganito, ano lang, ano? Ayan siya, meron din pala sila dito ng ano, tulugan, no? Travelers Inn, no? O, sa kabila. Oo. Kasi pag galing doon, dito kaagad makikita mo eh. Na ano po kasi yung ano namin. Ah, yung ano, yung signboard na tanggal. Yun, kasi ate. So magkakape muna tayo. Dito na tayo. Mag-isa lang ako, pero may mga ano rin. Meron ding mga iba pang kasabay ko na ano, natulog kagabi. Hindi na rin nagpatuloy. Mga biyaheng taba ako. Ako biyahe akong ano eh, ginubatan ng bay eh. Pagdating ng gas, ano? Sana wala pang wala mga baha. Kasi para narinig ko kanina, may mga baha, may mga landslide eh. Yung ulan po kasi ganito lang. Pero tuloy-tuloy eh. Kasi galing akong Cabuyao, Laguna, umalis ako doon, umuulan na, pero hindi pa ganun ganito. Manipis na manipis okay lang. Okay. Ayan, dito siya. Bumili na rin akong tinapay. So, may nakasabay ako dito, galing pa nang siya ng Manila. Papunta siya ng Samar ba? Samar, no? Inabot na rin siya ng ano? Si Pakol dyan, naka-check-in. Oo, eh, sama ng panahon. Ito si Kuya. Oh. Ayan. Alas 12 ka pa, Kuya? Alas 12 pa, hindi naka-check-in kahapon. Parang pagdating sa Matlog, nakabuka na ba? Hindi pa. So pagdating mo doon, pagpakukuha ka pang ticket, tawid ka ng Alin ba? Alin, Samar. Layo pa, bibiyahe ko. Pagbubok ba ng ticket, mahirap? Hindi naman siguro. Depende sa pag ano. Oh, katulad nito, uwi ah. Depende yan. Pero pag motor lang, magkakaroon ko lang. Pero halimbawa katulad na, pagbubok ka ng ticket, tapos biglang kinansin kasi sa mga ng panahon. Wala tayo magawa dyan. Anong sitwasyon doon sa Matlog pagka gano'n? Doon ka maghintay.
Wawa naman pala, no? May waiting area naman. Ah, meron dyan. Malapad po. Kasi kung napakadami nyo, diba? Tapos eh, may mga bit-bit ka pa. Marami po kasi pantalan yun. Marami nga doon. Kaya hindi lang naman natin sama rin dahil sa Masnog, eh, no? Oh, marami. Masmate, no? Mindanao din. Ah, meron din, diretso. Bisaya. O kaya, kaling nang, alimbawa, pwede ba akong dumiyahin mula Masnog hanggang sa Iloilo, yung bang Boracay, gano'n? Wala yeah, diretso. Hindi ko lang alam kung... Aklan ang ano mo. Ah, meron po. Katiklan pala, Katiklan. Ano, Katiklan yun eh. Mas pang Katiklan. Pang Katiklan, di ba may mga maliliit na bangkano mo papunta po lang? Kasi kung Katiklan kasi dapat dito kaya... Oo, mga Batangas. O kaya ano, no? Manila, no? Yung iba, Mindoro. Dumadaan, Mindoro. Mindoro, oo, Katiklan. Yung katagalan dyan, ano, papunta, Biyaheng Mindanao. Dito po kasi Biyaheng Mindanao. Mga Biyaheng Cebu, Leyte, Leyte. Tacloban. Malayo na yun. Ayun, tingnan ako, nagmotor din lang hanggang Cagayan de Oro. Ayun. Ganda tumahan, no? Tawid-tawid din lang, no? Pero yung pagka Cagayan de Oro, ilang lipat, ilang barko ba? Mga tatlo. Tama nga yung motor na rin. Sige kuya, salamat ha. Sige. So yun guys, tapos na tayo magkape. So pakita ko naman sa inyo yung loob ng kwarto. Ano. Dati, hindi naman to ano eh. Ganito. Ayan. Pero yan, mahaba yung ganyan yan dati. Ayan. 1, 2, 8. Nakatuwa kasi diba ako eh, Red Dragon Rider. Tapos nasumpungan ko dito, yan o. 128 Dragon Gasoline Station. Si Poco Travelers Inn. Yan o. So ayan yung motor ko. Tuloy ito, yan o, meron pa doon sa taas. Yung motor ko. Ito yung motor nung kausap ko doon, yung Sniper. Ayun, yung CR, yung mga para sa customer. Ayan. Ito yung kwarto ko, no? Pakita ko lang sa inyo. Ay! Ayan. Ayan, charge ako kasi importante yan. Kita mo yung sa labas, pero ikaw sa labas hindi kita. May aircon tayo. Pero hindi ko pinapaandar kasi malamig. Mga gamit ko. Yan, kapote pantalon. Wait. Ito ang kata. Ang cute ng lababo. Yun o. Yan. So, ito yung worth 700 pesos. 12 hours. Actually, mag 12 hours na. Kaya maghahanda na ako. So, guys. Kita-kita na lang ulit tayo sa sunod na video. Ko tingnan ko kung ano ba pwede natin i-vlog dito sa aking experience ngayon na biyahe ng ganitong panahon. Alright? Kita-kita na lang ulit. Bye-bye!